Kadaldal! Welcome back to my Saint Story Vlog! Welcome back to my Saint Vlog! Good morning, good afternoon, good evening po sa inyong lahat! I am back! So, ito na naman tayo, magbibigyan na naman tayo ng another saint for today. Magpapakilala po ako ng ating santo for today. Ayan, araw-araw po tayo may santo, kaya... Sa mga nag-aabang dyan, sana ay nabibless po tayo araw-araw kasi may nakikilala tayong santo. O, diba? So, ito na po ang ating saint story for today, for tonight, for today. Ayan, so bago man lang tayo matulog, ay makarinig tayo ng bedtime story na saint story. So, ito na po ang ating santo for today. At yung ibang mga Catholic vlogger dyan, ay siguradong alam nyo na kung sino ang ating mga santo. Ako, kanina ko pa siya nakikita sa mga page, pero hindi ko pa siya talaga totally kilala. Kaya, sabay-sabay po natin kilalanin ang ating saint for today. So, eto na, mga kadaldal. Ang ating santo for today ay walang iba, kundi si San Carlos Borromeo. Ayan. So, ang kanyang talambuhay ay sabay-sabay po natin siyang kilalanin. So, ito na po. Tatlong bagay ang mahirap pagsamahin. Ang kabanalan, kayamanan, at karangalan. Ngunit, lahat ng ito'y matatagpuan kay San Carlos Borromeo. Isinilang siya sa Arona noong October 2, 1538, anak nina Conde Gilbert at Margarita de Medicis. Noong panahong mahigpit na sumasalakay sa Europa ang kamandag ng Protestantismo, pinag-aral ng kanyang ama si San Carlos Borromeo tungkol sa batas sa dalawang tanyag na lungsod ng karunungan sa Milan at sa Pavia. Ang pagkamatay ng kanyang kapatid ay naging dahilan upang lalong mabuo sa loob niya ang maging pare. Sa kabila ng mga pagtutol ng kanyang mga kaibigan at kamag-anak, nang maging Santo Papa ang kanyang tiyong si Papa Pio IV, ginawa siyang arsobispo at kardinal ng Milan. Dito'y malaki ang naitulong niya sa pagbabago ng mga kautusan ng simbahan tungo sa ikasusulong ng pananampalataya at disiplina eklesiastika sa pagpapaayos ng misal at breviaryo, dasalan ng pare, at sa pagtatagumpay ng kapulungan ng Trento. Sa kanyang diocese sa Milan, sinugpo niya ang masamang aliwan. Nagpatayo siya ng mga ospital, paaralan, at simbahan. Nang magkaroon ng peste sa Milan, ibinigay niya sa mga may sakit ang kanyang sariling pagkain at kagamitan. Sa pagtatanggol sa mga batas ng Diyos, muntik na siyang patayin ng mga kaaway. Pumanaw siya noong November 4, 1584. So, yun po ang kanyang talambuhay ni San Carlos Borromeo. So, kilala na natin siya,
Yan po si San Carlos Borromeo. So, San Carlos Borromeo, ipanalangin mo po kami. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So, ito na po ang ating aral for today. Ang aral po ay ganito. Ang sinumang naghahangad ng kabanalan ay kailangang pasimulan ang bawat araw ng mataintim na inaalala ang presensya ng Diyos sa lahat ng lugar. Huwag magkaroon ng ibang layunin sa mga gawain, kundi ang kaluwalhatian ng Panginoong Diyos. San Carlos Borromeo. So, ito pala yung dapat. Kasi kanina, tama lang pala yung ginawa ko. Kasi kanina, hindi mo na pala ako magdadasal. Mamamalengke ako. Uunahin ko yung pamamalengke ko kanina. Pero, nagbago talaga yung isip ko. Nagdasal muna ako. Kasi, God first, dapat everyday, bago tayo kumilos. So, yun po ang ating talambuhay ni San Carlos Borromeo. At sana po ay na nagkaroon tayo ng idea at na nakilala natin siya at naintindihan natin kung ano yung mga ginawa niya. So, at sana malinaw po ang aking pagbabasa at pagbablog, pagbabasa na vlog sa inyo. At so, yun po ha, kadaldal. Sana po ay mabless tayong lahat. So, yun po. Ako po si Misiel Kadaldal, proud Roman Catholic. God, Jesus bless you. Mama Mary loves you. Thanks for watching and see you tomorrow. Share na po ang aking video. Paki-share po para marami po ma-bless at makilala pa ang ating mga santo everyday. So, bye!